Nagbabalik, my name is Polisya ko, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Pag-usapan natin ngayon guys yung anti-fencing law. Ito ay napakahalaga. Maraming hindi pa nakakaalam nito, lalo na yung mga hindi masyado inclined sa batas. So ibabahagi ko lang sa inyo, para sa atin, sa inyo, at sa kamag-anak nyong kaligtasan na hindi kayo sumasabit sa anumang items na may value na bibilihin nyo na sikinhan. Lalong-lalo na yung mga sikinhan. Mag-ingat po tayo doon. Kasi po, doon kumunli, pumapasok yung anti-fencing law. Base sa batas, ang fencing law po ay naka-enumerated po ito sa revised penal code na criminal case. So, anumang bagay na bilhin mo na illegally acquired ay mayroon kang pananagutan sa batas. Sino nga ba ang mayroong pananagutan? Kayo yung bumili at yung nagbebenta. So, parehas po kayo po-prosecute sa korte kapag kayo ay nahuli nito. Yan guys. Yan. Ang anti-fencing law po ay ito, ganito po yung maikling paliwanag. Anumang bagay na binili mo na galing sa nakaw. Yun, shortcut na natin, galing sa nakaw. At kapag ikaw ay nahulihan nito, ikaw mismo ang liable at kasama yung binilhan mo. So, kaya mag-ingat po tayo sa mga sikinhan na gadgets, sa mga anumang bagay na sikinhan. Kailangan i-secure po natin yung identity ng binilhan nyo or ng dokumento ng items. Kung kailangan ng resibo nyan, hingian nyo ng resibo para malaman nyo talaga na legally acquired siya. So, yun. Sa mga sasakyan naman, kung motor or four wheels yan, may mga dapat po tayong secured na clearances bago natin bayaran yan o bago mo malaman na legally acquired talaga yan. So, ang isusunod natin sa video ito, ang pagbili ng sikinhan na sasakyan, yung mga kailangan nating dokumento, clearances secured natin bago natin bayaran. So, yun ang isusunod nating video. Unahin lang natin itong anti-fencing law. So, sana naintindihan nyo yung anti-fencing law. Ano mang bagay na bilihin natin na illegally acquired ay liable yung bumili sa anti-fencing law. Yun po. Kaya kung bibili ka at may duda ka, huwag mo nang bilhin. So, sasabit po kayo dyan. Magugulat kayo, lalo pag mga gadget, yung cellphone, may mga identification yan, mayroong locators or GPS, globe positioning device, delikado po yan. So, mag-ingat po, baka hindi nyo alam, nakukomit nyo na yung crime na anti-fencing law, magugulat na lang kayo, may umaaresto na sa inyo. So, yan po sa muli. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel at gusto mo tong ganitong mga content, criminal law, at gusto mong matuto, huwag ka nang magdalawang isip. Tama yung napuntahan mo. My name is Polisya ko. At muling nagsasabi, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa, nasa YouTube. Thank you for watching.